Lonzo Ball, binabalok nga muli na kuwanin ng Los Angeles Lakers. Itong si Kawhi Leonard ay inoperahan at nagkaroon pala siya ng torn ACL sa kanyang tuhod. Ito namang New York Knicks interesado sa magaling na batang player na si Colin Sexton. Pero bago natin umpisan ang ating video, huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga updates sa NBA at i-click nyo na rin ang notification bell button para paglabas ng video natin ay makita nyo na ito agad at ma-update din kayo agad sa mga balita sa NBA. So para sa ating unang topic tungkol nga ito kay Lonzo Ball at sa Los Angeles Lakers dahil nireport nga nito ni Shams Aranya kanina na ito nga daw New Orleans Pelicans ay unlikely to match a significant offer sheet on Lonzo Ball. Ibig sabihin kapag may ibang team nga na nag-offer ng kontrata dito kay Lonzo, hindi nila yun tatapatan dahil restricted free agent itong si Lonzo. Ibig sabihin may control pa rin itong New Orleans Pelicans kung gusto nilang ibalik si Lonzo sa kanilang team or hahayaan na nga lang siyang umalis kapag may nag-offer na ibang team sa kanya. At kasunod nga ng report na yan, sinabi rin ito ni Shams Aranya na ang Chicago Bulls now at ang Los Angeles Clippers ay expected na maging interesado nga daw dito sa pagkuha sa point guard na si Lonzo. Ito ang Chicago Bulls ay matagal na rin nagpaparamdam dito kay Lonzo Ball at ganoon na din sa point guard ng Lakers na si Dennis Schroeder. At itong Clippers patuloy pa rin sa paghahanap ng kanilang playmaking point guard. Diba nga si Rondo kinuha nila para nga punan yung pagkukulang nila sa playmaking. Pero hindi nga naging sapat itong si Rondo para mas satisfy ang Clippers. At ngayon patuloy pa nga rin silang naghahanap ng bagong point guard nila. At ito nga rin Los Angeles Lakers ay nagpakita na rin ng interest dito kay Lonzo Ball. Dahil ayon nga sa report nito ni Mark Stein, sabi niya ang Lakers nga daw ay inaasahan na humanap ng paraan para maibalik itong si Lonzo Ball sa LA. At mukha ngang may chance yan dahil may pera pa naman silang pang-offer dito kay Lonzo kung hindi nila o-offeran etong si Dennis Schroeder. So tanong ko sa inyo guys, sino bang mas pipiliin nyo na point guard para sa Lakers? Ito bang si Dennis Schroeder o itong batang point guard na nag-improve ng malaki na si Lonzo Ball? Comment down below your opinion. At para nga sa ating next topic, ito nga si Kawhi Leonard sinabi nag-underwent nga daw ng successful surgery ngayon para nga i-repair ang partial right ACL tear. At in-announce nga yan ng Los Angeles Clippers. So yan pala ang naging dahilan kung bakit nawala itong si Kawhi sa playoffs. Sa second round pa nga lang against sa Utah Jazz ay wala na nga si Kawhi at hanggang sa Western Conference Finals against sa Suns. So yan ang naging dahilan dahil yung nakaraan eh hindi nga sinasabi sa atin kung ano nangyari sa tuhod neto ni Kawhi Leonard. So get well soon nga dito para kay Kawhi at sana makabalik din agad siya sa NBA. Pero isang doktor nga ang nag-comment sa post neto ni Shams Aranya, yung mga typical daw na surgery para i-repair yung torn ACL ay umaabot nga ng 9 months. At nagbigay nga siya ng example si Spencer Dinwiddie. After 7 months pwede na nga siyang bumalik sa basketball activities tapos extra 1 to 2 months nga daw para nga makareturn na sa NBA itong si Spencer Dinwiddie. So baka nga rin ganun ang mangyari dito kay Kawhi Leonard, 9 months mawawala sa Clippers. So kung sakaling nga totoo yung sinabi ng doktor na yan, April 2022 pa ang magiging return neto ni Kawhi. At para nga sa ating last topic tungkol nga ito sa New York Knicks dahil aggressive trade suitor nga daw sila para kay Colin Sexton ayon kay Shams Aranya. Ibig sabihin ginagawa nga nila lahat ng paraan para ma-acquire itong si Colin Sexton mula sa Cleveland Cavaliers. Well, maintindihan naman natin ang New York Knicks kung bakit ginagawa nila lahat ng paraan at gusto nilang makuha itong si Sexton dahil last season, sa third season lamang neto ni Sexton, 24 points na ang average niya sa NBA, 4 na assists at 3 rebounds. So very outstanding performance nga para sa third year player pa lamang sa NBA. Kaya nga itong New York Knicks, ginagawa ang lahat ng paraan para makuha itong batang magaling na player na si Colin Sexton. So yun nga lamang guys para sa ating update ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!